sa inyong lahat. At maligayang pagdating dito sa simbahan ng San Padre Pio. Kung kayo po ay bago lang sa parokya nito, inaanayahan ko namin kayo magpalista very parokyano dito sa San Padre Pio Parish. Bago natin simulan ang pagdinig ko ngayong linggo ito, pinapaalala lang po sa mga kinauukulan na ipag-isara o ilagay sa silent mode ang mga cell phones namin. Ngayong linggo ay pinagdiriwang natin ang nagigang kamustahan ng Pentecostes taon ba. Sa misa ito ay isama natin ang intentions ng Pamilya Bulabit at Washington para sa kanilang mapayapang magkalakbay as some intentions ni na Annabelle Flynn at Ricardo Maguan at ang lahat ng ating mga parokyano. Ang ating kulong celebrante sa hapon ito ay si Padre Andrew Beltran, Associate Pastor dito sa simbahan ng San Padre Pio, kasama si Bigan Ray Europa. Tumayo po ang lahat at mag-isa sa pagkawal ang awit ng mga. Inaamin ako sa Thank you.
Pagsigatin mo sa amin ang iyong kaligtasan at panatilihin mo sa aming loobin ang kaliwanagan ng Espiritu Santo na sa amin ay muling magsilang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawag ang hanggang. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipong silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang hugo mula sa langit. Animoy nagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na pinaroroonan nila. May nakita silang waring mga nilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong parang sangka sa Diyos. Nang marinig ang ubong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo ay mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahanang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Natatakot mga matay kung bitlin mo ang hininga. Mauwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik, bagong buhay ay lulod mo sa nilikha sa daigdig. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto.
kapatid, hindi masasabi nino man, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritu ang nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng tao na gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanyang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griyego, alipin man o malaya, ay binibigyan ng isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinaiinom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawag niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. My friends, today we celebrate the Feast of Pentecost. And Pentecost is referred to as the birthday of the Church because on Peter's first preaching, he preached about the power of the Holy Spirit. And over 3,000 people were converted and participated in the life and vibrancy of the Church. And that is why Pentecost is called the birthday of the Church, because people accepted the Holy Spirit and allowed the Holy Spirit to empower them. So today, at the Feast of Pentecost, I'd like to call on Mrs. Pearl Coramba, the beautiful wife of Deacon Ray. Pearl is the chair of the Parish Pastoral Council, and she is here to speak to us on how the Holy Spirit can utilize or use our talents and gifts to create parish vitality in our church. As I call on Pearl Coramba, let us
open our hearts or be receptive to the power of the Holy Spirit. Once again, I call on Mrs. Torralba. Salamat, Father Andre. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo at ako'y mag-i-English. As Father Andre mentioned, I am Pearl Torralba and I am your designated presenter on behalf of the Parish Pastoral Council. We thank our priests who have kindly given the council a few minutes this weekend to briefly engage with all of you, to foster a continued collaboration between the clergy and us, the laity, for the benefit of our parish. As we continue our journey with Renewed Church, we are reminded of Jesus' call to rebuild, to respond to this call for renewal, so we can reclaim what is most central and sacred to our faith, and reinvigorate our methods of sharing the gospel. In this way, we can have a loving community that is marked by more faithful discipleship and an inspired source for witness. Let's face it today, many people do not know Jesus Christ and often reject him and his church without knowing who he really is. Some believers in the church have a weak sense of who Jesus is and what it means to follow him as a disciple. We cannot assume that faith will automatically be handed on to a new generation. We must proclaim the gospel in better ways. If you recall, we unveiled our mission statement a year ago, also on Pentecost Sunday, when we all first declared that we are a diverse Catholic family united in Christ's call for discipleship. Inspired by the life of St. Michael Pio, we heal, serve, witness, and worship. Why did we do so on Pentecost Sunday? Well, we heard again today that Pentecost is a celebration of God's power and desire to empower us, allowing us to become a living Christ's here and now. Yes, Pentecost is the feast of the visible mission of the Holy Spirit, not only to the apostles, but to our church, to each Christian family in our parish, and to each one of you. It is a day in which all grace and redemption are given to men. As Father Andre said earlier, it is the birthday of our church. So, maligayang batik sa ating lahat. Happy birthday. Happy birthday. On this day, we implore the Holy Spirit for his graces and gifts. And having been touched by the Spirit, we are called to act for good and upright motives, so to do only what is pleasing to the Father. And the Father is no more pleased than when we share his good news and we bring fallen souls back to him. So let us reflect upon this for a moment and ask ourselves, what have we as a diverse Catholic family and as individuals inspired by St. Padre Pio done to live out our mission? During this last year, our parish has had several events, all especially crafted to foster and make alive our mission to heal, serve, witness, and worship. And we thank our dedicated priests and deacons, parish council, the finance council, and all the volunteers who made these events possible. But when we look back, and someone were to give us a grade, would we have gotten an A? C+? Did we fail somewhere? Are we satisfied with our relationship with our St. Pat Pio parish? Have we done enough to inspire a transformation in everyone's hearts, in our own hearts, to make disciples of Christ? For sure, the pastors and clergy cannot and should not possibly carry out these transformations alone. This is why the Parish Pastoral Council is speaking to you today to
once again invite you to respond to the calling to make disciples of Christ. The church is not a building, but rather the church is every single soul that is here today. When the Spirit of God makes his home inside in us believers, we become the church. We are now the temple of the Holy Spirit, sent to tell the world that Jesus is alive. Many of you might be asking, what does the council actually do? Well, the purpose of a parish pastoral council is to foster participation of the entire parish in the life and mission of the local church and of the universal church. To offer a perspective about what is right for the parish, to help the pastor decide the needs and desires of the parish, to bring the practical wisdom of the parishioners as distinct from the expert opinion of the parish staff, and last but not least, to actively implement the pastoral vision and strategy for growth of the parish. By growth, we do not only mean growth in numbers, which is of course important, but in the quality of our parish family, by how well we are able to help each other fully experience God's love and mercy. It is our wish that each and every one of our hearts are burning within us as we travel the road to our discernment in our individual faith journeys, much like Jesus' disciples on the road to Emmaus. Our current council is being organized around the four commissions: faith formation, parish life, human concerns, and worship. Each of these commissions actively coordinate the ministries that are in their authority, and at least one member of each commission represents it on the council to provide ongoing communication to the council and the commission members. So now, before we look at these commissions, you all came in and you were handed in with a piece of paper and a pencil. And if you don't, please raise your hand and the ushers can give you some. And in some places, there's probably something at the edge of the pews. On the front of the commission, on the front is the commission's page from last year's annual report. And then on the flip side is the inventory sheet containing the currently active ministries and proposed ministries. As indicated, each commission tackles different needs of the parish, and each commission is composed of several ministries. But while each commission has distinct primary goals, the commissions support each other and, in fact, may have overlapping activities. Well, let's start with the Faith Formation Commission. This consists of the following ministries: RCIA, Youth Ministry, RE, Bible Studies, Pilgrimages, Little Carrasco Group, and Spanish Bereavement. Most of these are probably self-explanatory, but if you have any questions, you may contact the office and someone will get back to you. Then we go to Parish Life, under which we have Hospitality and Welcome Ministry, the Women's Club, Holy Wash, Altar Cleaning, and Padre Pio Feast Day Committee. Next, we have the Human Concerns Commission. Ministries belonging to this commission include Respect for Life, Domestic Violence Awareness, Ministers of Care, St. Vincent de Paul, and Food Pantry, as well as Estate Planning, Will, and Testament. And last but not least, the Worship Commission, consisting of all the liturgical ministries, all devotions, and the digital ministry. So, having seen all this, I ask everyone present here today, which of these ministries tugs at your heart? Which one can you take your eyes off? Which gift of the Holy Spirit can you share with the parish? So, let's take a moment right now and mark them on the sheets.
including those who are already serving in those ministries. And for the minors who serve in our ministries, please indicate the parents' email and phone number. We'll give you about a minute or two, and then we will have the ushers please collect them from everyone. There are pencils on your at the end of the pew, so use the pencils. Now, some of you may have, may need more time to reflect and discern. So, you can bring her back next week. And if you do forget, we will still have some more sheets here next week. And I kindly remind the priests to remind everyone next week. So, let me share with you a quote from Carlisle Fielding. He says, too many churches have become mausoleums for the dead rather than coliseums of praise for a living God. They have lost the spirit of Pentecost. They have lost their enthusiasm. They have lost their joy for Jesus and find themselves suffering from what William Goldman calls institutional and inspirational dry rot. If the church is to survive the next millennium, it must recapture some of the praise and enthusiasm it had 2 millennia ago. So how about it, church? Let's allow the Holy Spirit of Pentecost to live in each one of us. Let's make our parish a coliseum of praise for a living God. Let's sign up for our ministry. In closing, let us all pray together to the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and we shall be created, and we shall renew the face of the earth. Amen. Thank you. Thank you, Pearl, for a beautiful presentation, and I hope you are inspired by the Holy Spirit to share your talents and gifts for the future of our church. Again, thank you very much. Tumayo po tayong lahat. Sambitin natin ang ating pananampalataya. Sabay-sabay po tayong sumasampalataya po sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya po kay Jesus, isang anak ng Diyos, Panginoon na ang lahat, nagkatang-tao siya, nilalang ng Espiritu Santo, pinunama sa Santa Maria Virgen, ipinagkasakit sa konsulat, ipinama sa krus ng matahari, sa pagharap sa mga paghamon ng buhay Kristiyano.
Manalangin tayo, Banal na Espiritu, halina. Banal na Espiritu, halina. Nang ang buong simbahang Katolika ay laging maging kasangkapan ng pakikipagkasundo at tagapagpaguyod ng pagkakaisa ng lahat. Manalangin tayo. Banal na Espiritu, halina. Nang ang mga pinuno ng simbahan ay patuloy na maging inspirasyon ng kanilang mga pinamumunuan. Manalangin tayo. Banal na Espiritu, halina. Nang ang lahat ng mga pinunong pambayan sa buong mundo, lalo na sa ating bansa, ay magkamit ng pagmamalasakit sa kapakanan pang kalahatan. Manalangin tayo. Banal na Espiritu, halina. Na ang mga binabalisa ng mga pagsubok ay makalasap ng ginhawa at lakas na dulot ng Banal na Espiritu. Manalangin tayo. Banal na Espiritu, halina. Na ang lahat ng mga relihiyoso at relihiyosa, mga pari, ay lumago sa kanilang bukasyon sa pamamagitan ng proseso ng paghubog at pagsasanay upang silang lahat ay maging mga kapanipaniwalang saksi at tagapagpatunay sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Para sa mga sunusunod na intensyon ng misang ito, para sa matayagang pagdalapay ng mga pamilya Pulawit at Washington, para kay Annabel Lim at Ricardo Maguan, at para sa lahat ng ating mga parokyano, manalangin tayo. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Espiritu ng buhay at kabanalan, gabayan mo ang aming mga puso sa landas ng pagmamahalan at paglilingkod, kung saan ka nabubuhay at nagyahari kasama ng Ama at Panginoong Hesukristo, isang Diyos magpakailanman. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid
upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, puspusin mo sa pagbabasbas ng Espiritu ang mga alay na ito upang makinabang ang iyong simbahan sa bayanan sa paglingag mo sumasagip sa tanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon at ang Diyos. Ama namin makapagyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noon ang lahat ang umiira na iyong lipa. Siya'y sinubo mo para kami sa ipit palayan, kaya't siya'y tinalingan ng mahal na Biro na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inapin niyang sundin ang loob mo at kampin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinag-iisan niyang iniwan sa krus ang kanyang mga kamay upang magbukas ng pamatayan at mahayag ng pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga angkel na nagsiyawin ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagpurugi sa iyong kadakilaan. Ngayon din naman kung matapos ang kapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lang ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat palang hanggang lupa. Ang aking dugo na naibubuhos para sa inyo at para sa lahat, ay pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunhin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Kaya inaalay namin sa iyo ang pinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong inirapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin aming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magbuklod ng pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapit mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sanis na aming Papa Francisco at Iglesia na aming Obispo at ang Tanang Kapareyan. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid naming langit layo na may pag-asa sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga kumano. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga nabit ni Maria na ina ng Diyos, isa rin siya ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at Padre Pio at lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuli sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at pagpuri sa iyo, Diyos sa mga kapagyarin, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kapayapaan. Peace. Kapayapaan.
tayo. Ama namin mapagmahal, inapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buwan sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong inatili upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang maging pinagsaluhan sa pagdiriwang ito ay magdulot ng pagmulat sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawa ng hanggang. Amen! Umaupo po tayo para sa ating mga announcements. Patuloy po natin nahangaan ng mga quilt na ginawa po ng ating mga school children at ng pro-life group. May isang quilt sa kaliwa at sa kanan, bawat isang kontrolado mayroong pro-life team. So, mga dalawang minuto pa po sila dyan, kaya pagbasa muna, natatakunan ang mga nilikan ng ating mga kaparokyano. Sa susunod pong linggo, sa alas 9:30 at alas 11:30 ang minsa, meron po tayong May Crowning. Alright, so next week, we will be May Crowning at the 9:30 a.m. at 11 a.m. Or 11:30 a.m. Masses. So yung mga first communicants po na mga alam natin, mga pamangkin, mga apo, i-tanin po natin sa mga misa ngayon. Sa June 2nd po naman, dalawang linggo po lang ngayon, ay Corpus Christi Sunday. Lahat po kayo ay inaanyayahan sa posisyon sa palibot po sa ating neighborhood. Matapos ang alas 9:30 ng misa sa umaga. So after the 9:30 a.m. Mass on June 2nd, there will be a procession around the neighborhood in honor of the Holy Eucharist. So ang ating pong mga altar servers ay kasali po roon. Siyempre si lahat po ng ating mga pare at diablo. So sana po ay mga tatumayod. Of course, we are also celebrating Father Andre's 23rd ordination anniversary. Father Andre, thank you for all of that. Sumayon po tayo ng lahat. Sumayon ang Panginoon. At sumayon. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayo sa kapayapaan. Aleluya.